ng klaseng lahi na nakapong. Wala mo malakas na tao sa bansa nito kahit isa. Parang kahit papano masaya naman ako. Ganon siya natin. Kumain kayo mga hapon! Pasensya na kayo. Ang konti lang kasi na baka kain na yun. Kasalanan ni Kamugabo. Palibasa, late ang ingita niya. Kumain ka na lang dyan. Alam mo din. Tingnan mo rin ako! Heto ang tubig. Maraming salamat. Ama? Ano ba kasi ang problema mo? Matagal ko nang gusto ko itanong, pero lagi ko nalilimutan. Ano nga ba? Taga saan probinsya ka ba? Hindi ka naman taga Tokyo. Bawal mo pag-usapan. Hindi. Anong problema? Bakit kaya namamadhit ang kamay ko? Anong problema? Ano nangyayari sa akin? Yuki, ikaw ba'y galing sa Hiroshima? Ayoko sana na malaman nito. Kaya ako pumunta sa Tokyo para makahanap ng lakas ng loob para hindi sumuko. Ako doon, hindi ko malilimutan ang nangyari. Hanggang sa mamatay na lang ako dahil sa kawalan ng pag-asa. Wala akong kaalam-alam kung hanggang kailan na lang itatagal ng katawan ko. Kaya nga, gusto ko makasama ang mga tao sa Tokyo dahil determinado sila na makabangon. Hanga ako sa lakas ng loob nila, naingit sa kanilang pag-asa. Tama na. Huwag mo nang ituloy. Pumunta ako ng Tokyo at napanood ko kayo kung paano lumaban. Lumalaban kayo hanggang sa makakaya nyo. Binibigyan nyo ako ng katapangan para mabuhay pa. Masaya ako na nabubuhay ako kasama ng mga tao na nagbibigay sa akin ng katapangan. Nakakatuwa na mapanood kayong dalawa araw-araw. Pareho kayo, ang dami nyong ginagawa para lang mapasaya ako. Kaya gusto ko rin masuklian ang ginagawa nyo. Sana hindi mo nalang nalaman. Ayokong kaawaan o tratuhin ako na parang meron akong karamdaman. Ang gusto ko lang, mabuhay na tulad ng dati. Kung gano'ng man katagal ang natitira pa sa akin buhay. Wala mo babago. Wala akong narinig sa sinabi mo. Wala akong alam. Kung talagang gusto mo dito, huwag ka nalang umalis dito. Wala magbabago, Yuki. Nakikita. Naglalakwat siya. Dito na ako! Nakauwi ka na pala. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang nasaktan ka yata? To, Yui. May gagawa sa'yo. Para sa akin? Sigurado ka ba? Ibig sabihin? Akala ko mawala kang kapera-pera. Saan mo naman ako limbad dyan, ha? Ayan! Tada! Pwede ka pala, ha? Ganda-ganda naman! Ito pala ang pinagkakakitaan mo. Pero hindi mo pa rin sinasabi kung paano ka nasaktan. Ayos na ba kayo? Pasensya na! Pasensya na kayo! Hira ka talaga! Wala na ba sumasalubog sa'yo? Bakit ka naman sumiplang pa? Ibali na nga, lalakad na lang ako. Pero hindi ako magbabayad! Pasensya na. Diret-diretso lang naman ang pagkikidal ko kanina. Bakit kaya pa ulit-ulit nangyayari to? Hindi bali lang ako. Dapat nakakitinahin ko para may kambing ako na regalo kay Yuki. Binili mo ulit ako ng damit?
Sigurado ka ba? Sigurado talaga ako. Teka, kabibili ko lang sa inyo na. Bakit may suit ko lang tumit na ganyan din? Ha? Pero ikaw ang bumili nito para sa akin. Paborito mo yata. Binigay ko na dati yun. Imposible. Bakit hindi ko maalala? Ha? Na naman? Maya-maya na lang. Namamanid ang kamay ko. Nawawala ang balance ko. Sumasakit ang ulo ko. Anong talian ng kaya ito? Pero hindi. Nararamdaman ko. Inuunti-unti ako. Parang may umuunti-unti sa nerves ko. Na ito na. Hindi. Hindi mahalaga kung paano nangyari. Nang nangyayari sa akin. Na paano katawan ko? Paano na? Paano na ako? Tama na, dalawang minuto na. Nakakainis, hindi ako makatama kahit isa lang. Kulang ka kasi sa pansasanay. Ayos, okay pa ako. Panandalian lang pala yun. Nakakainis talaga. Nakapagtrabaho na nga lang. Ay, tala, Yoy! Sa papapasada ko, marami tuloy ako na-discovery ng magagandang lugar. Baka gusto mong sumama mamasyal sa akin. Mamasyal tayo sa Tokyo. Oo naman. Pasensya ka na. Natuwa kasi ako na sumama ka. Na talaga ng Tokyo, no? Mukhang umulan na agad dito. Galing akong probinsya, kaya nagulat din ako sa nakita ko. Kamusta naman sa bayan mo? Naku, nakakantok mo sa amin. Yun lang ha, ang ganda ng paligid doon. Siguro nga maganda din sa inyo. Ah, sa laman ng araw, may sama kita doon. Kung saan ako pinanganak? Oh! Siya na naman pala. Wala talagang kwenta. Wala ba makapagpapasaya sa akin? Halika na. Ayoko siyang mapanood. Isa siyang walang kwentang sanggano. Wala lang pag-asa ang mga yan. Ang lungkot niyang tingnan. Hindi ako sanay na nakikita siya ng ganyan. Gusto mo manood? Manood ng isang laban na magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Huwag na! Delikado yun! Huwag mo sasabihin kay Kamugawa. Hindi niya ako papayagan. So kayo ako na may kahati sa tagumpay ko. Huh? Kamugawa? Ha? Oo, oh, ikaw pala. Bali, 6 na po ng hospital dahil sa kanya. Isa ka pa dyan sa 6 na sinasabi mo. Bali, wala na lang ba sa'yo ito? Wala namang kinalaman sa akin na nangyari sa inyo. Kung may gustong lumaban sa kanya, kaya mo siya. Kalokohan na sumali sa laban kung saan dehado ka. Tapos pag natalo ka, kung saan-saan ka magtatampo at magre-reklamo. Pag dehado ka sa laban, magbubulag-bulagan ka na lang. Kung makapagsalita ka dyan, parang hindi ka abon. Kalokohan din niya sinasabi mo. May mga sinusunod na weight class sa mga laban. Sa patas na laban, naghaharapan na lang magkapareho ang laki ng katawan. Ganun ang tunay na paraan para masukat ang galing at lakas ng katawan. Magkaiba ang laki ng katawan namin ng Amerikano. Imposible masubukan ko ang resulta ng training ko sa kanya. Bahala ka na nga. Lagi ka nalang tama. Pasensya ka na. Kayo lang ninikutang may pag-asa. Kayo lang ang makakatagal sa Amerikanong yun. Sa totoo lang, sabay na kaming tinuruhan sa isang madilim na kanto dati. Ano ka mo? Nung nilabanan niya kami, aakalaing pro siya. Hindi ka nagkakamali dyan. Kung tumarget siya ng mga vital points, aakalaing mong makina siya. Isang tao lang ang may kayang makounterpunch siya. Si Dakota. Masakit mga minin. Pero kung ikukumpara tayong tatlo, siya lamang ang pinakamatindi ang talento sa akin. Sa tingin ko, dahil sa bundok pinilaki ang tao na yon. Parang hayop sa gubat kasi ang instinct niya. Ibang klase siya. Kung meron mong may kakayahan na pahintuin na isang makina, sigurado ko yung pagkapagsik niya.
kabisado kong ugali nun, siguradong lalaban yun. Kahit ang mapahinto ng suntok niya yung Amerikano, imposible pa rin para sa kanya ang manalo sa laban. Madaling mapinsala ang isang tao kapag humarap siya sa isang malaking kalaban, lalo na pag siya ang tinatamaan. Ayoko masaktan siya. Gusto kong magsanay kami para pareho kaming gumaling. Tsaka, sa ngayon, tatlo kaming nabubuhay na magkasama. Kahit papaano, masaya kami tatlo. Ah! Ano nangyayari sa'yo? Ayon siya lang ba? Anong nangyayari sa kanya? Inaglaan lang kasi. Nasukan na lang siya. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Parang dumimiyak ang ulo ko sa sakit! Teka, mukhang grabe na yan ah. Tumawag kayo ng doktor! Hindi! Ayoko lang! Nakakainis. Madalas na nangyayaring to sa akin. Sakaling malala ang sintomas. Nakakainis! Nakauwi ka na pala. Oo. Hindi pa pala nakakauwi si Kamugawan. Oo. Baka pwedeng mauna na akong kumain. Ang sarap dito ah! Ano ka ba? Kamote lang yan. Teka, hindi pa pala nakakauwi si Kamugawa? Ma? Oo. Ah, ganun pala. Wala pa pala siya. Wala. Ma. Nangyari na dati to. Pareho ang binili niya na damit. Alam ko na minsan parang kalat-kalat ko mag-isip sa Nikota. Pero... Nandito na ako. Nakauwi ka na pala. Ang tagal mo kasi, kaya halos maubos ko na itong ulam natin. Ito mga nakaraang araw, parang ang ingay-ingay na palagi dito. Masaya nga pag ganun eh. Anong masaya doon? Nakakasira ka ng training ko eh. Nakaka-istorbo ba ako? Huwag ka magsalita ng ganyan! Kung naiingayang ka, lumayas ka! Sandali, bakit ko ito ha? Ayan, ikaw kasi, iyang na tuloy si Yuki! Huwag, pasensya na, pasensya na. Pag-iira ka na. Ow! Masaya na nga habang buhay. Bakit ka nandyan? Ang mga bulaklak. Oo nga. Patapos na kasi ang taginit. Nakakalungkot niyang tingnan. Buhay na buhay sila dati. Ngayon, danta na. Pero, marami namang iiwan ang buto ang mga bulaklak na ito. Marami naman silang mapapasaya sa susunod na taon. Sana lang nga. Makita ko pa rin sila. Makikita mo sila! Garantisado! Basta kahit kailan, huwag kang pakihinaan ng loob. May magdurugo ang puso kapag narinig niya yan. Magdurugo ang puso? Napansin mo siguro. May gusto si Neko. Huwag masasabihin yan. Yun din sana kasi ang itatanong ko sa'yo. Ikaw, Kamugawa, meron ka rin bang napapansin sa... nararamdaman ko? Ano ka ba? Pumasok ka na. Magkakasagot ka niyan eh. Kainis! Ano ba kasi itong nararamdaman ko? Alam ko may pagtingin si Nikota sa kanya. Huwag mo siyang trahidirin. Sira ulo ka! Kalimutan mo ang nararamdaman mo. Sinabi mo naman ang isip mo, hindi ba? Huwag mo siyang trahidirin. Tandaan mo. Kaibigan mo si Nikota. Umuwi ka na pala, Kamo. Pero sana akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Wala nakakalam sa kasunduan namin. Mangako ka sa akin na makakapunta ka.
bukas. Lalabanan ko yung kano. Ako mananalo. Papakitaan kita ng laban na magbibigay sa'yo ng lakas na loob. Pero ito na rin ang magiging huling laban ko sa ring. Pagkatapos ng laban na to, magre-retiro na ako. Hindi na rin ako lalagi dito. Baka bumalik na lang ako sa amin sa bundok. Kaya... gusto mo bang sumama sa akin? Tayong dalawa na magsama. Sariwa at madinis ang hangin dun sa amin. Maganda yung katalan para magpahinga at magpagaling. Siguradong gagaling ka rin nun. Ibig sabihin, alam mo ang tungkol sa... Hihintayin ko ang sagot mo. Pagkatapos ng laban. Dakota! Pati pagbenda ng kamay, hindi ko na rin magawa. Parang de oras kong bumalik ang sakit ng ulo at pamamanhin. Natatakot ako. Natatakot ako. Hindi ako takot na masundok. Kundi sa... makamatalo ako ng walang nagagawa. Ah, ano ba? Sige na. Kahit ngayong gabi na. Sige na! Hindi ako papayang sumama ang loob niya. Gusto ko siyang bigyan ng lakas na loob. Para sa akin. Si Yuki parang isang bulaklak. Yuki. Yuki! 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 Oh? Lalabanan niya yung Amerikano? Bakit hindi ko alam yan? Sabi niya sa akin, huwag ko daw sabihin. May sayang talaga siya sa ulo. Kung may mangyari sa kanya, bahala siya. Pero, si Nikota, may problema siya. Ha? Ganun pala. Pero, hindi. Naiintindihan ko ang lahat ngayon. Pero sa sparring niyo, ang dali niyang naiilaga ng mga suntok mo. Para kasing sweet sa utak yun na palagi nagpapatay sindi. Parang di oras yun. Oras na, Nikota! Halika na! Sandali na lang. Malapit ang minuto. Sige na! Tumigil ka na! Bilisan mo na! Halika na, Nikota! Laban mo na! Laban ko na. Magsisimula ng laban. Oras na para lumaban ako. Alam niya na may sakit si Yuki. Pati siya may sakit. Alam kong matapag ka ni Kota. Pero, kung tama ang hinala ko na punch job ka nga, buhay mo o posibleng kapalit na lamang ito. Ayan na muna siya! Siya ni Kota! Kota na ako mag-house na namin! Abating na niyo yung makapagin sa trunks niya! Nakalagay sa trunks ko kulang hapon na natalang laban sa akin. Kaya malinas yung ganyan na yung Yuki sa Amerika. Bilis na. Sana makarating na siya. Hindi ako makakalaban ng masyadong mataga. Pero wala akong balak na patagalin ng laman. Kaya talihan mo. Kaya manood ka lang. Nikota! 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 Mabuti na karating kayo.